So yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel. Meron po tayong bagong video ngayon mga katek, no? And sana yung mapupulutan natin ng konting aral at konting kaalaman, no? At make sure mga katek na make sure mga katek, no, na papanoorin nyo ito hanggang sa huli, kasi alam kong may matutunan naman kayo. And pasinsa na pala kayo mga katek sa ating previous na video, kasi nakamute yung ating shoutout, tapos nakabackground na lang siya, music, kasi nakapiright tayo dun sa ating ginawang background music mga katek. Ano ba naman yan? Na-hit tayo ni Lolo sa isang CTR, no? Copyright claim. So gagalingan natin sa susunod, at kunting ingat na rin tayo sa paggawa ng paggamit ng mga background music, no? Kasi may copyright claim talaga. Totoo na pala yung copyright claim. So yan. So bago po tayo mag-proceed sa ating video mga katek, ay gusto ko munang batiin, no, yung mga tao na nakasalubong po sa daan ng mga yung journey natin sa pag-YouTube, no? Hindi pa monetize yung ating channel. And ito yung mga tao na sumusuporta at nagtitiwala sa atin at may ginagawang content na katulad din sa atin, no, isang mga repair tutorials about electronics. Yan, nabubulo naman ako. Pasimsa na. So, shoutout sa'yo. Zoy Masoy TV from Cebu, shoutout. Dave Electronics Repair, shoutout. Marco Francis 713 Mix Vlog. Papa Marco, shoutout. Kunpaker 23, shoutout. Wish Jojo Tech, shoutout sang master. Makoy Tech PH, shoutout. Nerds TV, shoutout. And kay Tricks and Fix Repair, shoutout sa iyo bro. At sa aking malupit na kaibigan, no, si Tistan TV, shoutout. Noel Tech, shoutout. Edwin Tech, shoutout. Visic Bob, shoutout. Green Apple Electronics, shoutout. Rande Delinela, sang master din, shoutout sa iyo sir. At kay Master Bong Electronics, shoutout. Mangyan Tech, shoutout. RN Tech, shoutout. John Cabinta, shoutout. Alex Bautista, na classmate ko, shoutout. Fix and Review, shoutout. Alvin Atilano at Abergonzado Albert, shoutout sa inyo. At sa mga kagrupo ko dun sa electronics technician, no, na hindi ko nabate, ibabawi na lang ako sa susunod, at shoutout sa inyong lahat mga katek. And sa mga gusto pala mapashoutout mga katek, no, pray po kayo mag-comment sa ating comment section na pashoutout kayo, para kung may channel din kayo ay mapromote din natin, no. And kaya pala gumagawa ako ng shoutout mga katek, explain ko na lang para maintindihan ng lahat. Kasi baka sakaling may mga customer na maligaw sa ating channel at manood sa ating video, kasi may problema din kanilang mga TV, nasa malayong lugar, hindi natin magpuntahan. So kaya ginagawa ko ng shoutout, baka sakaling yung mga napashoutout dito at may mga isang electrician din na may shop, baka may malapit dun sa shop na sa mga customer na nag-infer sa atin, mapuntahan nila at backlist nila yun, at doon na lang sila magpa-refer, no? So bakit ito yung mga dahilan kung bakit may shoutout tayo. At sa aking mga kaibigan din ng mga tech vlogger, no, sino-shoutout din natin, kasi meron po tayo mga, para malaman ng ating mga viewers na meron dito yung mga kasamahan na kasim natin ng content na gumagawa din ng mga repair tutorials, at sana at matulungan na rin at masuportahan na rin ang kanilang mga channel. So yun ang mga dahilan mga katek na kung bakit may shoutout tayo, no, at sana ay maintindihan ng lahat, kasi meron pong umalma dun sa ating shoutout, no. So simulan natin itong video ngayon mga katek. So ayan, ito yung unit na gagawin natin sa araw na ito, no. Ito ay isang Samsung na 32-inch LED TV. So bali ang problema pala nito mga tech yun, binaklas ko na yung kanyang panel, tapos yung kanyang mga diffuser, dahil akala ko backlight yung problema. Ang dahilan kung bakit inakala ko na backlight yung problema, dahil sa nung tinest ko to, ito yung kanyang problema mga katek. Sandali lang, saksak natin, no. Yan. Saksak natin. So, tingnan natin kung anong display niya, anong respond. Kasi yung problema nito ay on and off na display dun sa kanyang screen. So, yan mga katek, no, kung mapansin natin. Bali nakasaksak na yan. So, yun mga katek, yun ang kanyang problema. On and off yung kanyang backlight. Siyempre naman, on and off din yung kanyang display. So ayun, may saglit na iilaw siya na medyo mahina, tapos babagsak naman. Tingnan pa natin. Ayun, umilaw tapos bumagsak na naman. So kung mapansin natin ito mga katek, no, talagang pang matagalang gamit tong unit na ito.
itong TV na ito, kasi kung mapansin natin dun sa kanya mga strip, no? Ayan. Parang nadaanan ng sobrang gamit talaga, sobrang init kasi nagkukulay brownish na yung kanyang gilid. Ayan. So ito mga katek, may na-encounter na ako na ganito. Hindi ko na inakala kasi akala ko kasi backlight yung problema, kaya binaklas ko agad yung panel. Tapos nung chine ko yung backlight isa-isa, ayan, isa-isa kong check na-check yan, good naman, okay naman yung backlight, gumana naman lahat. At yung mga boltahe niya ay bali pair po, anong tawag dun sa bali balance pala yung kanyang boltahe dun sa kanyang backlight. So ngayon napaisip ako eh, kaya ako nanghihinayan kasi nabaklas ko na yung panel, ang hirap pa namang buksan. So ganito mga katek, meron akong i-share sa inyo kung paano mag-isolate ng problema na ganito. Ayan, kapag good yung ating power supply, kasi nakita naman natin na good yung ating backlight, kasi nung chinek ko kanina, good naman lahat, umiilaw naman lahat. Ito, para ma-check natin na good yung ating power supply, tatanggalin natin, nakasaksak pa yan mga katek, nakasaksak pa yan, tatanggalin natin tong kanyang supply na nang napupunta sa ating mainboard. Kapag good yung ating power supply, ay hindi na mag-auto shut off or mag-on off, on and off yung ating backlight. Kung good yung supply, tatanggalin natin ngayon. Ayan, kung mapansin nyo mga katek, nung tinanggal natin, ayan, wala siyang ilaw. Sa mga na-experience ko nito mga katek, ganitong model, pag good yung supply at good yung backlight, kapag tinanggal natin yung supply na papuntang mainboard, ay iilaw itong backlight kasi meron siyang self-oscillation para mag-oscillate yung PWM at magka-supply dun sa ating backlight. Ito ngayon, kapag tinanggal natin to, hindi pa yung ano ba naman? Nawala na naman ako. So, ito, kapag umilaw yung lahat, so it means good yung supply, no? Masakali lang naman. Tapos, kapag ibinalik natin yung ating supply para sa mainboard, tapos nag-on and off yung display niya, ibig sabihin na nandito sa mainboard yung problema. So, kuha niyo ba mga katek? So, ito ngayon, tinanggal natin yung supply na papuntang mainboard, eh wala pa rin ilaw, hindi pa rin umilaw yung ating backlight. Pero nung chinek natin kanina, umilaw lahat. Pero ito ngayon, hindi siya umilaw kahit na disable natin yung supply para secondary. So, ibig sabihin, nandito sa ating power supply mismo yung problema, yung pinanggalingan ng problema. So ito yung ito troubleshoot natin ngayon mga katek, no? So ito, naka-encounter na ako ng siguro pangatlong beses na to na na-encounter ko, yung wala pa kong YouTube channel doon. So ngayon naisipan kong gawan ng video, baka naman sakali ay mapurutan ng kunting aral at kunting kalaman sa ating mga bagong sibol na mga tech vlogger, no? Or mga bagong technician. So ayan. So ang gawin natin ito mga katek, no? Ay tatanggalin muna natin tong power supply niya, tapos tingnan natin dun sa kanyang likod kung meron bang mga open or mga nag-loose contact na, kasi siguro pang matagal ang gamit tong unit na ito mga katek eh. So, sige, pause muna tayo mga katek, no? So ayan mga katek, no? Balik tayo mga katek, bali natanggal natin yung power supply board dun sa ating unit. Ito ngayon titingnan natin mga katek, no? Kung mapansin natin, no? Marami ng mga siguro tatingin ko naglo-loose na siya, yung mga naglo-loose contact na, pero sa tingin ko hindi yan ang problema mga katek eh. Kasi meron akong na-experience nito, bali ito kung tatama naman tayo dito ay pangatlong encounter ko na ng ganitong problema, no? Good yung backlight pero nag-on and off yung kanyang backlight at saka yung display, kasi magkasama naman yun. Itong mga capacitor dito mga katek eh, dito sa ating bali filter to eh, sa ating backlight, ito mga katek, no? Kung mapansin natin, ito ay nasa mga 200 volts na 47 UF. Ito ay filter sa ating backlight. Tapos ito rin yung kanyang backup na filter, no? Para sa ating backlight, ayan, kung mapansin natin, 160 volts over 47 UF. So ito mga katek, makukuha naman natin kung madali ang pag-repair, makukuha natin yung problema kung saan dito yung capacitor na may problema. Kung may ESR meter tayo mga katek, no? Pero sa ngayon wala pa tayong ESR meter kasi ginagawa pa ng ating kaibigan na bibigyan na tayo ng ESR meter. So ito mga katek,
ito ang mga nasanayan ko, kasi wala naman tayong ISR meter. Bali, bubunutin natin to isa-isa, itong filter niya, itong dalawa. Tapos, check natin doon sa ating capacitor tester kung good ba or may problema sa dalawa, sa may problema. Kasi yung na-experience ko ay isa lang ang may problema sa dalawang filter ng mga Tekno. So, tingnan natin kung saan dito yung itong dalawa yung may problema na capacitor. So, kung sino po yung mga may mga busilak na kalooban mga Tekno na gustong mag-donate ng ISR meter ay tapos puso po nating tatanggapin. So, yung mga may busilak na kalooban. So, ayan. So, bubunutin muna natin mga Tekno. I-post muna natin to, tapos bubunutin natin. Check natin ang capacitance dun sa ating tester, tapos check din natin ng ating charging voltage dun sa ating capacitor tester na ginawa ko dun sa, kinuha ko yun sa kay Jewett Tech, no? Pero in-upgrade ko ng konti para hindi siya masyadong mainit. So, ayan mga Katek, post tayo mga Katek, no? So, ayan mga Katek, no? Balik ulit tayo. Balik muna tayo kasi merong sinasuggest dun si Ninyo Tech sa atin, eh. Meron naman tayong pinaghihilaan na problema mga Katek, no? Yung filter na ito, tapos ito, yung filter para sa backlight. So, ang mapapansin natin yung ano ba to? Yung capacitance niya ay yung value nito ay 47 UF, tapos ito isa naman ay 47 din, pero 160 tapos 200 volts, no? Yung pagkaka iba nila ay 200 volts yung isa tapos 160 yung isa. So ito yung pinahalaan natin mga Katek, no? So ngayon wala tayong ISR, susubukan natin yung sinadjust ni Ninyo Tech na try natin mag-read, i-read ng capacitance yung dalawang capacitor na ito na pinaghihalaan natin gamit yung ating Jewett na system tester. Meron naman tayong meron naman tong capacitance tester mga Katek, itong Jewett natin na ito. Set natin muna ng capacitance, no? So ayan, so naka-capacitance na siya. So ayan, susubukan natin ngayon kung kaya bang i-read ng Jewett yung capacitance dun sa ating dalawang pinaghihalaan capacitor. So ito yung mga Katek, no? So ito, check natin ngayon. Sana ba yung... So ito, bali, ang value nito ay 47 UF. So tingnan natin, no? Kung kaya bang i-read ng Jewett na onboard, nasa onboard. So kung mapansin niya mga Katek, no? Meron tayong, ano ba, hindi mo naman makita? Meron siyang... Ano ba naman yan? Yung tester na ito. Ay, nako po. Mapadol. Ay, kapadol niyo ko. So tingnan niyo mga Katek, no? Idiin natin. So ayan, naka test point tayo, naka hold niyan. So ayan, diin natin. Tapos tingnan natin kung kaya ba niyang i-read yung ating 47 UF. So kung mapansin niyo mga Katek, no? Medyo nag-blurred pa siya. Meron siyang 45.23 UF. So it means pasok pa yan, good pa yan. Pasok pa yan sa ating capacitance, no? So good pa yung capacitor na ito. So ito naman yung kabila, yung 160 volts na 47 UF. Ito mga Katek, ito yung isa na pinaghihilaan natin, eh. Nabubulo na naman ako. So lagay mo nga nyo, lagay mo lang nyo. Hindi pa naman kita, ano ba naman to? Walang iyakan, tester ka. So ayan, suro kita na yan mga Katek, no? So tingnan natin mga Katek, no? Idiin natin. Ito yung kanyang negative. Baliktad nyo nga natin. So no, ayan, tingnan nyo ito mga Katek, no? Nakadiin tayo. Tingnan natin kung kaya bang i-read ng ating Jewett. Nakaset tayo ng capacitance. So ayan, so yun mga Katek, no? Kung mapapansin nyo, wala siyang na-read na capacitance doon sa 47 over 160 volts. Ayan, wala siyang na-read talaga mga Katek, no? Isa lang dahilan nito mga Katek, eh. Open yung capacitor na yan, kaya wala siyang na-read. So susubukan natin ulit dito sa 47 na na-test natin kanina, no? Kung magre-read ba siya. Ayan, magre-read ba yan? Tingnan natin. Ayun, pasok mga Katek, 45 UF.
Good pa yan mga ka-tech, no? So, dito naman sa kabila, itong 160 over 47, kung baka magre-read eh. Subukan natin. Baka pa naman, ayaw makisama, hinayupak. So, ayan, nakadiin tayo na yung tester natin mga ka-tech, no? So, wala talaga siyang ma-read mga ka-tech, no? So, ang gawin natin, para masigurado mga ka-tech, tatanggalin natin yung dalawang kapasitor na yon, tapos i-check natin yung ulit dito sa capacitance natin dito sa ating Zutec, tapos check natin dun sa charging niya kung good pa ba yung charging niya dun sa ating capacitor tester. So, pause tayo mga ka-tech, no? So, ito na ngayon mga ka-tech, no? Balik ulit tayo. So, bali, natanggal na natin, no? Ayan, nabunot na natin yung dalawang kapasitor nito mga ka-tech. So, ito yung ano ba naman yan? Ito yung ano, 200 volts over 47 volts. So, ngayon, para siguro, check natin to ng capacitance ng mga ka-tech. Gagamitin natin yung ating Zutec na tester. So, nakasit na tayo ng capacitance. Tingnan nyo to mga ka-tech. Kung same ba nun sa onboard at ito sa outboard na. So, yan. Tingnan natin kung kaya ba niyang i-read. So, kung nakikita nyo mga ka-tech, no? 45. So, ngayon, 44.6. So, pasok pa rin yan mga ka-tech, no? Kasi 47 to, good pa rin yan. Good pa rin to. So, ito naman, isa, ay 160 volts, 47 yung over 160 volts. So, ito ngayon yung, kanina, nasa onboard na hindi na-read ng ating digital tester. So, ito ngayon, check natin kung mag-read na ba to. So, ayan, patagalin lang ng konti. Mag-read ka na. So, ayan yung mga ka-tech. Wala nga talagang na-read. O yan, zero siya. So it means, open tong capacitor na ito mga ka-tech, no? Ayan, wala talaga siyang reading, no? Ayan. So balik natin para masiguro, no? Ulit, balik. Ano ba naman niya? Balik natin tong isa, itong 200 volts. Ayan. Para siguro ito talagang makikita para walang magic na halong-walang-halong magic mga ka-tech, no? Yun, 44.7. Ito, isa. Yung 160 volts na 47 UF. Tingnan natin kung magre-read ba. So, yun mga ka-tech. Wala nga siyang read. So, it means open to. Siguro, 99% ito yung dahilan kung bakit nag-on and off yung ating display at yung ating backlight. So, meron pa tayong isang mga, para masiguro natin naman ito, isa pang pagtitest nito, yung capacitor tester naman natin gagamitin natin ngayon. So, ipapost ko muna saglit, tapos babalik tayo mamaya. So, ayan na. Isang mabilis ang pagbabalik mga ka-tech, no? So, ito yung capacitor tester ko na ginagamit ko rin sa pag-troubleshoot dun sa mga capacitor na meron ka rin kasing mga capacitor na good yung capacitance pero hindi na siya tumatanggap ng charging. Hindi na siya tumatanggap ng voltahe. So, ito ngayon, check natin to, itong ano ba to? Ito yung open yung kanina mga ka-tech, no? Ayan, ito yung 160 volts na 47 UF na open na walang na-read yung ating digital tester. So, ito ngayon, try natin na sa-charge to kung tatanggap pa ba siya ng voltahe. So, check natin mga ka-tech. O, kung mapansin nyo mga ka-tech, no, kung good yung kapasitor at tatanggap pa ng voltahe, eh, pag didiin natin itong kapasitor na ito, ay ma-off yung kanyang ilaw. Tapos, babalik siya ng ilaw kapag na-pull na yung ating kapasitor. So, ito ngayon, wala talagang imik mga ka-tech eh. Wala talaga, oh. Ayan, wala talaga. So, discharge natin. So, ayan mga ka-tech, wala talaga. Zero talaga ito mga ka-tech na. Walang capacitance, tapos walang charging. Ipar tumatanggap ng charging. Yan, so ito naman, kabila. Ito yung kita natin yung kanina. Yan, itong kanina yung tinis natin. So, ito naman yung 200 volts na 47 UF. Try natin i-charge to kung tatanggap pa ba ito ng voltahe, no? Pero ito yung, ano ba yan? Nakuryente naman ako. Kinayupak, nakuryente pa tayo. So, ito mga ka-tech, no? Tumilapon yung ating kapasitor. Walang niya. Charge natin ito mga ka-tech. Kasi may meter pala ito mga ka-tech, eh. Yung ulo pala yun na nahawakan ko. Ano ba naman yan? Nakuryente pa tayo. So, tingnan nyo ito mga ka-tech na. So, yun mga ka-tech, oh. Yung ilaw niya, nag-off kapag nasa charge siya. Tapos kapag
buo na o puno yung kapasitor, ibalik siya ng kulay green. Steady din yung kanyang kulay green. So ito ngayon, discharge natin mga katek. Oh, yun. Yun di ba mga katek? So it means good tong kanina na na-read natin na 45 UF. So ito yung ginamit ko mga katek, no, yung ating kapasitor tester. So ito talagang isa, balik natin para masigurado, yan. Kahit anong charge natin diin dito, wala talagang respa, no? Ayan, tapos discharge, wala talaga. So ito mga katek, meron akong kinuha kanina eh. So ito yung pamalit natin na 47 UF din at 160 volt. Ito yung subukan nating i-charge. Kung good pa ba to para ipalit natin dun sa na-open na kapasitor. Tingnan natin kung mag-charge pa siya. Ano ba naman yung muntik na naman tayo maka... So, ayan mga katek, no? Ayan. Ayun. Tumatanggap pa siya ng charging mga katek. Pull na siya, tapos discharge natin. Yun. Gulat ka, no? So, ayan mga katek, no? So, it means good to. Kapasitor na to, na ipapalit natin ngayon. So, ito yung... may problema. Ito yung sira. Nakuryente pa tayo. Hinayupag talaga. So, wala talaga mga katek, oh. No, ayan. So, post muna natin ito mga katek. Tapos, bago natin ipalit yung kapasitor na yon, ibalik natin na, ipalit natin dito sa board, ihihinang muna natin yung ating board dito mga katek, no? Kasi meron tayong nakita na mga, hindi lang muna, i-check pa lang muna natin mga katek, para masigurado, kasi baka kalain ng ating mga kaibigan dyan na ginagawa naman natin yung magic natin, no? So ito, ipapalit muna natin to ng kapasitor, tapos i-check natin ulit, saka na lang ako mag-re-resolder nito mga katek para makita nyo, para hindi na tayo mabasa ating video ngayon. So post ko muna to para balik yung, para ikabit yung kapasitor na ito mga katek. Post tayo. So yun mga katek, no, balik tayo ulit. So ito mga katek, na ikabit na natin yung ito, yung dalawang kapasitor. Binalik natin yung isa kasi okay naman to, tapos ito yung pinalitan natin. So, ito yung kanyang problema. Ito yung sira. Tapos, ito yung pinalit natin. Same capacitance, same voltage, no? So, ngayon, titesting natin ito mga katek. Uulitin natin yung procedure kanina. Kung onboard, kung kaya bang i-read ng ating Jutech yung capacitance ng ating kapasitor. So, yan. Check tayo, no? Set natin yan ng capacitance. So, kung napapansin nyo kanina, yung read nito ay walang siyang ma-read. Kasi nga, open yung kapasitor. Tapos ito naman, sa kabila, good to, may read siya na 44 UF. So, ito ngayon mga katek, check natin to ulit, no? Para makita talaga, para wala talagang halong magic itong ginagawa natin dito, no? Yan. Antayin lang muna. So, yan mga katek, 45 UF. So good pa rin, good siya kasi pasok yan sa ating capacitance, no? So ito naman kanina kung naalala nyo, yung nired natin to ay zero, wala siyang nared kasi nga open, no? Pabalot ulit lang. So ito ngayon, pinalitan na natin, so testing natin kung may reading na ba to. So yun, yun mga katek, kung mapansin nyo 45 UF. So ito ngayon, so good na yung ating kapasitor. Testing natin to mga katek, no, kung diretso na ba yung pag-under niya na hindi nakakabit yung supply sa ating main board. So ayan, nakasaksak na ito mga nakalagay na yung ating EC cord, tapos saksak na natin kung meron na ba tayong gagana na ba yung kanyang backlight. So saksak natin mga katek. So yun, kumakita nyo mga katek, no? Ano ba yan, hindi pa nakita. So yan, gumana na yung kanyang backlight, diretso na siya, wala na siyang paligoy-ligoy pa, hindi na siya nag on and off. So ulitin natin, unplug, bunutin natin, tapos saksak ulit. So yun, yun mga katek, oh, gumana na yung kanyang backlight, automatic na siya. Ito kanina chinik natin, eh hindi siya nag off, no? So ang gawin natin ito mga katek, no, so para makita nyo, babalik ko muna itong supply, tapos tingnan natin itong loob. So post muna tayo ulit. So yung mga katek, no, bari na i-plaster na natin yung ating power supply. Ayan, so ngayon check natin itong mga katek para makita natin itong kanya mga backlight.
So, ayan, saksak natin. So, yun, gumana na siya mga katik, no? Automatic na siya. Nung pagkasaksak natin ay, ayun, automatic direction na siya ng pag-aon niya mga katik, no? So, ayan, itulad nung kanina na pumipirok siya, nag-on and off. Ayan, so ngayon, steady na yung kanyang ilaw mga katik, yung kanyang backlight. So, ito naman, try natin, no? Bunutin muna natin yan. Try natin na kabit yung ating, wala pa yung tong panel mga katik, no? Kasi tinanggal natin yan. Ibabalik lang natin yan mamaya. Saksak natin nga tong kanyang main board. Kung gagana din ba siya, no? So, ayan. Saksak. Saksak natin. Antayin natin kung gagana ba siya. Tingnan natin. So, yun siya mga katik. Steady na kanyang ilaw sa kanyang backlight. Tapos, hindi na to on and off tong kanyang backlight mga katik, no? Dahil sa isang capacitor. So, ipopost ko muna itong mga katik. Tapos, ibabalik ko muna yung kanyang panel. Ayan. Tapos, check tayo ulit mamaya. And, puputuloy ko na muna itong ating video ngayon. Balik tayo mamaya. So, ayan mga katik, no? Balik tayo. And, ready na itong ating power supply. Nabalik na natin yung diffuser at saka yung panel. At na-resolder na natin yung ating power supply mga katik, no? So ngayon, testing na tayo para matapos na tayo, para magproceed na tayo ng panibagong unit mga katik, no? So yun, saksak na siya. Tingnan natin kung gagana ba. O yun, gumana na yung backlight. Mila na yung backlight mga katik, no? Angat natin para makita natin. So yun, meron na siyang display mga katik. Naka HDMI, DVI yung ating unit ngayon. So hindi ko na lang lalagyan ng source to mga katik, no, yung signal. Kasi yung problema lang naman ito ay on and off yung kanyang display. Yung problema dun sa supply sa kanyang backlight, yung filter nito. So kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Kung naligaw ka rin naman ay paki-like naman, pwede rin dislike. Nasa sa inyo niya mga katik, no, kung nagustuhan yung ating video o hindi. So, once again, this is your service, Ryan Crossetech. Peace out!